Hello guys, welcome back to my channel. Another pampaswerte tip, aloe vera plant. Itong aloe vera plant ay kinoconsidered sa ibang bansa, especially South America, Caribbean, Africa, kinoconsidered to as good luck plant. Usually nilalagay nila to sa may main door for protection and good luck and prosperity. At pinaniniwalaan din talaga, according to research, na nagre-refill din siya ng mga negative energies. Kasi makita naman natin talaga, makita mo pa lang yung dahon, nakaka-good vibes na yung green. At saka ang halaman na buhay sa bahay, sa loob ng bahay, yan talaga ay nag-purify ng hangin. Ina-absorb nila yung mga carbon monoxide at nagre-release din sila ng oxygen na natin namang maganda sa ating kalusugan. At pag nakikita mo sila, anti-stress talaga, nakaka-relax yung mga green plants sa indoor and even outside. Pag nakikita natin, nakaka-relax talaga. Ito ay kinoconsider talaga as good luck or prosperity plant sa ibang bansa at ganun din naman sa atin. Maganda rin po, marami itong ala. At saka marami itong mga benefits na makukuha sa aloe vera. Alam naman po natin yan na yung matatanda nga. Maski yung lola ko, nakikita ko siya kahit line of 7 na siya noon, gumagamit siya ng aloe vera, pinapahid niya sa kanyang buhok. At nakita ko naman na hindi numipis yung buhok niya kahit matanda na siya. Yan kung consistent na lagi ka nagpapahid. Nakikita ko lola ko lagi siya nagpapahid. Kaya minsan ako nagpapahid din eh. Kasi noon ang buhok ko napakanipis. Pero ngayon okay na siya. Dati napakanipis talaga ng buhok ko. As in manipis. Madalas din ako magpahid. Kaya medyo naging okay na siya. Medyo makapal-kapal na siya ngayon. Maganda po ang aloe vera. Marami siyang mga benefits na makikita naman natin to. Ginagawa na rin capsule. Iniinom kasi maganda rin to sa katawan. Nakakapag-cleansing at saka ayun, yung magkakaroon ka ng regular bowel movement dahil magiging maganda yung pagdumi mo, malilinis yung tiyan mo. At saka marami siyang benefits na naitutulong sa ating katawan. Ito rin kung nagda-diet ka, maganda rin ang aloe vera. Ihalo mo lang sa food, kunin mo yung meat niya, ihalo mo sa food. Nakikita rin natin to, ginagawa rin siyang ointment or gel and creams para sa ating skin. Napakaganda naman po talaga na may nabibili nga po na sa Watson or sa ibang mga tindahan na aloe vera soothing gel. Kasi po maganda po talaga siya sa skin. Nakakapagpa-smooth, nakakapagpakinis. At nagiging parang pumuputi na rin yung balat niya dahil makinis, magandang tingnan. Yung iba nilalagay pa to sa eyebrows, sa eyelashes, para kumapal yung eyelashes. Yung iba nilalagay din siya sa for stretch marks, yung mga para matanggal yung stretch marks. Yan, binibiyak lang nila yan, tapos ipapahid mo dun sa stretch marks. Nagpipade yung stretch marks. At saka yung mga open pores natin sa balat, usually sa mukha. Ito yung iba tinitimpla nila. Ginagawa nila yung sugar para sa mga para mag-close ang pores. I-mix mo lang yung sugar, lemon, aloe vera. At saka yung rose water. Yung ibabad natin yung, limbawa, yung rose. Yung water nun, i-mix natin dito sa sugar with lemon and aloe vera. Maganda po siyang mag-close na para sa pagko-close ng pores. Kung gusto naman natin siyang gamitin para sa anti-aging, para po ayan, iwas wrinkles, pwede nating haluin ang aloe vera, ang yogurt, ang honey. Maganda po yan, yogurt, honey, and aloe vera for anti-aging. Yung iba, direct na rin para wala nang hirap-hirap at kung walang masyadong available na yogurt or directly, pwede natin itong ipahid sa ating skin. Malaki pong, maitutulong niya. Kasi may mga natural yan na vitamins Kung gusto nyo pa, haluan nyo lang ng vitamin E. Maganda siya, anti-aging. Vitamin E na, capsule. Balatan lang po natin siya, ihalo natin sa meat ng aloe vera. Ayan, good for hair loss, sunburn kung napaso ka, or
kung ano ka sa araw, yung sunburn, yung ano yung nagpaltos yung balat mo sa araw, sobrang bilad sa araw. Ito, maganda rin po kung natagal lang ka sa beach, maganda siya sa sunburn. Or maski sa mga paso, maganda rin siya. Natural medicine. Marami po talaga na nagagawa itong halaman nito. Kaya yung iba, ang dami-daming tanim nito sa bahay. Sa mga may psoriasis or eczema, pinapahid din po nila to. Ang mahal na rin ito kung bibilin mo talaga, hindi ka makakapagtanim. Ang mahal na po ng puno niya na one time nandun ako sa Manila, gusto kong bumili, ang mahal ng isang ganito yata for 100 pesos or 150 pesos. Kasi gusto ko nun gumamit ng aloe vera, pero ang mahal bumili. Yan sa mga dead skin cells, maganda rin po siya. At kung halimbawa yung lips natin very dry, yung puputok-putok yung lips natin, kumuha lang din po tayo ng mint nitong aloe vera, ipahid lang po natin sa lips natin. Or gusto nyo, haluan nyo din ng coconut oil, yung aloe vera. Mahusay po siya for dry lips. Inuubo ako. At syempre, nakakalinis siya ng hangin. Ang marami nito, it keeps environment clean. Kagaya ng ibang mga buhay na halaman sa loob, sa indoor or sa labas, nakakapag-purify siya ng hangin. Ang dami pong health benefits nito talaga ng aloe vera. Nakaka-boost ng immune system. Nakaka-refill din siya ng mga negative energies. Nabasa ko rin yan sa Bastu. Yan sa mga money magnet. Itong aloe vera ay nakaka-refill ng negative energies. Ayan. Sana po ay nagustuhan niyo ang video ito. Please like and subscribe to my channel. To God be the glory.